kebiasaan gue otak. Nah, yang kenal apa is karena sesuatu yang pernah melakukan gue alwi naik ini sepuluh lahat tayo kira pinsa, kira ramdam gue paling sa aking boyfriend na mahal ko siya. Kaya lang ay mukhang kapalit na ranon si alwi. Mahal na mahal kita alwi. Alam mo ba na hindi ako mabuhay kung wala ka? Wala na nagbibigay ng lakas sa akin. Mahal, nagbibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ako palang sabi na wala nang mamahalin mo habang buhay. Ang sabi ko sa aking boyfriend habang magkatabi kami matulog isang gabi. Pagkatapos noon ay inalikan ko siya sa bisi. Pero may kunakansin na hindi siya gumanti ng halip. At sa halip ay parang wala sa akin ang kanyang isipan. Matulog na tayo. Pasok pa ako. Bumukas sa opisina. Tungkol niyang sabi sa akin na may paalim sa likod. Pero sabi ko bukas, remember? Wala kang pasok. Paalala ko sa kanya. Tumingan ang malalim si Alwin pagkatapos ay muling nagsalita, Papa Dudu. Okay, nakalimutan ko pero matulog na tayo. Samantala sa halip na matulog ay muling kumilambing ang aking boyfriend. Nasakali kasing ulan lamang siya sa lambing ng girlfriend. Kaya ko nalaman ang panlalamig niya sa akin noong mga sandaling yun. Pangarante, kaya akong gulo sa kanya. Ngunit imbis na panlalamig ay pagkainis lamang ang natanggap ko sa aking boyfriend. Kung kalimutan ko na yun, wala ko sa mood ngayon, okay? Naiirapan niya ang wika sa akin. Nasaktan naman ako sa ugaling ipinakita niya sa akin, Papa Dudu. Mahal ko, may problema ka ba? Tanong ko. Baka sakaling malaman ko kung ano bang dahilan ng panlalamig niya sa akin. Wala! Sigaw niya sa akin. Napapangon naman ako sa kama pagkatapos noon. Teka! Bakit ka sumisigaw? Galit ka ba, mahal ko? Ano ba kasi ang problema mo, ha, Alvin? Confront ako sa kanya. Pagod lang ako, kaya ako ganito, okay? Wala pa rin chill ni Alvin ng mga sandaling yun. Hello, may nararamdaman pa akong ibang dahilan, Alvin. Please tell me. Pinagawa pa akong kasalanan? Ano? Hindi ba kita napapasyal itong mga nagdaang araw? Pag-uusisa ko sa kanya. Huwag kang magkalala. Wala kang ginawang kasalanan. Matipid niya ang sagot sa akin. Pero bakit parang malamig ka na sa akin? Lalo na itong mga nagdaang linggo. Hindi ka na tulad ng dati na sweet at romantic. Akala mo lang yun. Bigay niya sa akin ng itiwan lang humaharap sa akin. Sa puntong yun, Papa Dudu, ay napiko na ako. Siguro may iba ka ng babae, no? Teka, ano ba yung pumasok sa isipan mo, Mireya? Huwag ka lang paranoid. Ano yan? Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Hindi ko maiwasang mag-isip na may iba ka ng babae sa tuwing nakikita na marami na kasing dumating na babae sa buhay mo bago pa naging tayo. Nanahirap sa'yo eh. At yung nakaraan ko, inuungkat ka pa rin. Ano ba, Mireya? Mag-aawayan pa natin to. Sa buntong yun ay napapangon na rin siya sa tama. Pero hindi pa rin niya ako hinaharap. Samantala, hindi ko naman na pigilan umiyak yung mga sandaling yun. I'm sorry, Alvin. Nag-uuri lang ako na baka kasi hindi mo ako mahal. Ang sabi ko. Saka mag-iisang taon na tayo nag-i-review pero sa hindi ko narinig sa'yo na pakakasalan mo ko. Parang nagulat pa si Alvin na pangitin ko ang kasal. Anong sabi mo, kasal? O, eh, bakit parang gulat ka gulat siya? Nagtatalong-talong sa kanya. Hindi ko magpapakasal sa'yo, Rhea. Parang kasalap pa namin, ha? Bigla na lang niya ang sabi sa akin. Lalo naman ako ng lumo sa aking narinig. Pero bakit, Alvin? Simple lang. Hindi ako magpapakasal sa lakad kahit sino babae. Hindi pa ako handa sa responsibilidad ng pag-aasawa. Yun ang katotohanan para sumampal sa aking mukha at pagkatao. Mahal mo ba talaga ako, Alvin? Kasi kung mahal mo ako, handa ako pagpakasalan. Ang wika ko. Mahal kita, Mireya. Pero hindi sa lahat ng pagkatao ay nababase sa mga
pangalan ng dalawang tao. Pagkatapos noon ay tumayo si Alwin at lumabas ng aming kwarto. Naningin man lang tumitingin sa akin. Papatutod lang sa kapalang yun ay ginawa ko ang lahat para kay Alwin. Wag lang niya akong iwanan. Pero ang masakit ay patuloy siya sa kanilang ay sa akin at ibinigay ko naman sa kanya ang lahat-lahat. Kahit na ang pagkababa ito, pero mukhang kulang pa rin. Iyon sa akin, kinanungin ko si Alwin at tinatanong ko sa kanya kung bakit siya nanlalamig sa akin. Wala akong nilis ang sagot niya sa akin, Papa Dudut. Minsan, nauwi pa kami sa pagtatalo at doon ay sinasaktan niya ko physically. Palagi niya akong pinagtataguyan. Para akong hayop na kinakalagkan. Malamang.
aminin ko na hindi ako na insecure sa babae kasi di hamak na mas maganda naman ako sa kanya. Pinanit? Teka, sino ka kasi buhay ni Alvin, ha? Aray, natanong sa akin ng babae. Nakakainis na lang kasi kung makatingin siya sa akin, wala ulo hanggang pa, akala ay kung sino siya ang maganda. For your information, boyfriend ko lang naman niyan si Alvin. Sagot ko sa babae. Pero agad yung binata ni Alvin. Stranger ka na? Break na tayo, hindi ba? Pwede pa, Maria? Huwag mo na lang ipagsiksikan pa ang sarili mo sa akin kasi hindi na kita mahal. Yung pala, miss, eh, break na kayo, so leave him alone. Iman sa akin ang babae. Nagtingin na ba ng aking paningin at hinila ko ang buhok ng Sasha? Hindi ako basta-basta susuko sa'yo, Alvin. Pagkakamatayan tayo. Hayop kang babae ka? Ano ba ang buhok ko? Hayop ka talagang babae ka? Sigaw nito sa akin habang nasasaktan. Agad naman akong pinigyan ni Alvin kaya nabitawan ko ang buhok ni Sasha. Trigger ka na, Mirenya. Galit na saway sa akin ni Alvin. Isang beses kong saktan si Sasha sa harapan ko. Ako na ang makakalaban mo. Itong tatandaan mo, Mireya. Hindi na kita mahal. Subukan mo pang gulungin kami ng broadband ko. Tinitiya ko sa'yo. Nagugulungin pa rin yung buhay mo. Pagtapa niya sa akin. Pagkatapos ko, alay malis na lamang silang dalawa habang naiwan ako. Na pinagtitinginan ang mga tao. Ipa nila, napaka-desperado kong babae at habol ko ng habol sa lalaking wala ng pagmamahal sa akin. Pero ano man ang nasa isipan nila ay handa ko yung tanggapin. Ganun lang siguro ang tao sa wik sa pag-ibig. Sa patala, hindi ako sumukulo at papanudo at pinagpatuloy ko ang pagkakabuhal kay Alvin. Kahit na marami na noon ang naasam sa akin sa pagkakabuhal ko kay Alvin, ay wala akong pagkakabuhal. Hindi kasi nila nararamdaman ang nararamdaman ko. Mahal na mahal ko kasi si Alvin at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Katangahan man itong may tuturing pero ang malaga ay pinaglaban ko kung ano ang nasa loob ng puso ko. Papadudot, marami sa mga kaibigan ko ang nagtataka. Ano ba ang kinakain sa akin ni Alvin kaya sobra-sobra ang pagmamahal ko sa kanya? Ang sabi nila ay para daw akong nagayuma. May palaman na nag-aagusa sa akin na baka paliw daw ako. Hindi kaya ay nagtitint ang power na gamot. Ang sabi ko sa kanila ay don't use drugs. Pero addict na? Addict ako kay Alvin. Mga kaibigan ko ay nagpapahiling na lamang sa akin noon, Papa Dudut. Pero anong magagawa ko? Kahit na ilang beses kong gustuin magalit kay Alvin. Dahil sa pananakit niya sa akin physically and emotionally ay mahal na mahal ko pa rin. Sa totoo lang, sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo ko siya minahal. Ginawa ko pa rin ang lahat para guluhin ang relasyon ni na Alvin at ang girlfriend niya si Sasha. Nang sa gayon ay muling bumalik sa akin ang ex-boyfriend ko, Papa Dudut. Nagtagumpay naman ako. Isang gabi, nagulat na lamang ako nang muling magkasalubo ang landas namin ni Alvin. Alvin? Anong ginagawa ko dito sa labas ng bahay? Tanong ko kay Alvin nang matatang ko siya malapit sa kapat ng aking bahay. Hihintay ka ba, Mireya? Malungkot na tugon ni Alvin sabay yakap ng mahigpit sa akin. Teka, bakit ka ba narito? Si Sasha? Naninitong tanong ko. Huminga na malalim si Alvin bago nagsalita. Walay na kami ni Sasha. Pagtatapat niya. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig, Papa Dudut. Ganun ba? Oo, maaaring marami akong nagawang kasalanan sa iyo pero pinagsisisihan ko na yun. Sana mapatawad mo ang sabi niya sa akin. Ewan ko pa, Papa Dudut, pero sabi nga na ginawa niya sa akin ay lumungkot ng puso ko sa kanya. Tagal na kitang pinatawa sa Alvin. Isang ito naman. Sana tanggapin ulit ako. Mahal na mahal kita, Mireya. Alam mo ba na ikaw ang dahilan? Bakit kami nagkaliwalay ni Sasha?
sa akin bago ko siya pinagpapaloko sa aking buhay. Pakikot ka mo. Papadudod, nagkabalikan ulit kami ni Alvin. Alam ko palaking punas lamang para mga sandali ang perte ng gabiyon na may manhabi sa aking puso. Ang ipapati na tulad sa akin ay ang makasama o isa na aking pinakamahalang katong. Matala ilangin mo simula nang nagsama ulit kami sa isang buong ay kinungkas ulit sa kanya. Ang matagal ko ng pangarap sa buhay. Alvin, magpakasal na tayo. Suggestion mo sa kanya. Nakita pa naman ang pagkabigla na aking boyfriend ng marinig naman niya at salitang kata. Magpapagsurprise sa akong panahon ni Rhea, sagot niya. Nagulat naman ako sa response niya kasi dati ay gusto na gusto siya sa kata. Yan ay parang nag-iba na kanyang tono. Naman pinagpalagay ko na lamang na maka sa puno ko ay totoo talaga ang pagmamahal ni Alvin sa akin. Sa kayo kasi hindi pa ako handa. Maaaring pa ako na kapalusin sa buhay ko. Ayaw ko rin pati ikaw ay pagsalin ko ang mga hindi ko pa niyakayos na gusto sa buhay ko. Pero huwag ka magala na at sa pakakasalan din kita. Ang sapamiti naman ako sa kanyang naging sagot. Basta ako ay handa kitang pakasalan anytime. Wika ko habang puno ng pag-asa at pangarap. Napakasaya ko naman, Papa Dudut. Isang buwan din kaming naging masaya sa isa't isa ni Alvin. Noon ay sinamantala ko na ang pagkakataon at pinaligaya ko ng gusto si Alvin. Pero nabigo din ako dahil pagkaraan ng isang buwan ay muli na nung balik ang panlalamig sa akin ng boyfriend ko. Hanggang sa isang araw ay natuklasan ko na lamang ang dahilan bakit biglang nalaki ulit sa akin si Alvin. At isang araw ay nalaman ko na ang kasagutan. Sasha, anong ginagawa mo sa bahay ni Alvin? Nagulat ako nang bumulat sa akin si Sasha nang gumising ka ako sa bahay ni Alvin. Umirin niyo. Nagulat naman ako sa iyo. Anyway, girlfriend ako ni Alvin kaya anytime ay pwede ako pumunta sa bahay niya. Sarcastic ko niyang sagot. Girlfriend? Teka Sasha. Ako ang girlfriend ni Alvin at hindi ikaw. Galit kong balik sa babae niyo. Iwalay na kayo ni Alvin, hindi ba? Oo. Nagkahiwalay kami pero muli kami nagkabalikan. Kaya ikaw meron yan. Pwede ba dumistansya ka na kasi akin na si Alvin. Umarang tangkain pang agawin siya sa akin. Yun ang katotohanang sumampal sa aking buong pagkatao. Muli na naman na ulit ang masasakit kong alaala. Sa batala, lumapit naman si Alvin sa amin dalawa at hindi na siya nagulat nang makita ko. Naglilipin na kami ni Alvin. Hindi ko mahal to. Tanong ni Sasha sa lalaki. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ay pinapasok na lamang niya si Sasha sa loob para kausapin ako para sa isang mahalagang bagay. Nagbuntong hininga si Alvin bago niya aminin sa akin ang katotohanan. Oo, Mireya. Tama si Sasha. Nag-live-in na kami. Alvin, ang sabi mo sa akin ay ako lang ang babaeng mamahalin mo. Sinabi ko ba yun? Wala naman ako natatandaan sinabi ko yun ah. Sarcastic ko niya ang balik sa akin. Nanginig ko naman sa galit ang buong katawan ko. Oo, nangako ka sa akin na ako lang ang ilalagay mo dyan sa puso't isipan mo. Alvin, ano bang ginawa ko sa iyong kasalanan? Bakit mo ako palaging sinasaktan ng ganito? Hindi kita sinasaktan, Mireya. Ikaw ang nananakit sa sarili mo. Ilang beses ko lang sinabi sa'yo na hindi kita kayang mahalin, pero ano? Tingin kong pinagsisiksikan ang sarili mo sa akin. Sinabi niya yun ay para pang pinamukha niya sa akin na ako ang nakipagbalikan sa kanya noon. Mahal kita, Alvin. Sa punto ngayon ay hindi ko na napigilan pang umiyak sa kanyang harapan. Ba, kaya walang return of investment. Yan ang katotohanan, Mireya, na dapat mong tanggapin. Utos niya sa akin. Sa pagkakataon yun ay tumuod ako sa kanyang harapan para akong magulhol. Alvin, pakiusap. Mahal na mahal kita. Alam mo namang hindi ako ang mabubuhay kapag wala ka. Mamamatay ako kapag iniwanan mo ako. Ang mamatay ka na para wala nang gugulo sa akin. Goodbye. Galit na kami ka nito sabay sa pinto. Naiwan
sa labas ng bahay at sinisisi ang aking sarili, bagat ako nagpakatangan ng gano'n. Pero, pinamanap yata akong tanga, Papa Dudut. Pagkatapos ng paglaharap na yun, ay wala akong ginawa kundi ang mag-iyak sa kwarto. Muli na naman akong sinaktan ni Awi. Ano ko nangisip na baka hindi talaga ako ang mahal na manapin yun. Naglilay-lilay ako, Papa Dudut, at sinuri ko ang nararamdaman ko para kay Awi. Sinubukan ko siyang kalimutan, pero bigo ako. Patuloy ko pa rin siyang mahal, and I just can't live without him. E isang araw ay muli akong pumunta kay Alvin para mamalimos ng pag-ibig. Miss Alvin, mag-usap naman tayo, pwede ba? Nahihiya kong wika sa kanya. Ano bang gusto mong pag-usapan natin, Mireya? Miss, makipagbalikan ka na sa akin, mahal na mahal kita. Hindi ko talaga kaya mabuhay nang wala ka. Sagot ko, pagkatapos noon ay niyakap ko si Alvin. Ay nataka naman ako nang hindi siya nagpupuligas. Nakayakap ko sa kanya. Papayag na ako kahit na pangalawa lang ako sa puso mo. Ang importante lang sa akin ay mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal mo kay Sasha. Wika ko sa kanya. Oo, Papa Dudut, nasabi ko yun dahil sa magandang pag-ibig ko sa lalaki niyo. Naiibang ka na ba? Obsessed ka na talaga sa akin? Napapangisi niyang wikas. Alvin, obsessed talaga ako sa'yo? Siguro yung baliw na nga ako dahil sa'yo? Sagot ko na naman. Kaya mo masikmura na pangalaw ka lang sa puso ko? Kahit kailan ay hindi mo malalagpasan si Sasha sa puso ko? Nanubok niyang tanong sa'kin. Oo, tanong ko, Alvin. Gagawin ko lahat para mapasaya ka lang. Tugon ko. Muli siyang napangisip. Kung sabihin ko sa'yo na paligyanin mo ako ngayong araw gagawin mo, wala man ako bilang sagot sa kanya. Tama-tama, wala si Sasha. Nasa probinsya. Sa totoo lang, nabubulat ako kasi walang nalalaming sa'kin eh. Ano yun niya? Para akong baliw na tumango sa gusto niya. Sige, basta ipangako mo lang sa'kin ang mamaling mo at hindi na ulit iiwanan pa ang wika niya. Matagal bago sumagot si Alvin. Okay na lang ako. Ano pang hinihintay mo dyan? Pasok ka na sa loob. Pag-aya pa niya sa akin. At doon ay nagsimula na nawala ako ng respeto sa aking sarili at umayag na maging pampalipas ng oras ni Alvin. Pagkatulog, kinahit ko ang pride ko at nawalan ako ng respeto sa sarili ko. Inayaan ko si Alvin na paglaruan ako at sa kabilang banda ay naging maghit na ako. Dahil sa sobra kong pagmamahal kay Alvin, hindi na ako nasasaktan kahit na nakikita kong mas mahal ni Alvin si Sasha. Umayag ako maging pampalipas oras lamang niya. Kahit na pangalawa lamang ako sa puso niya at ayos na ko. Ang importante sa akin ay hindi ako iwanan ni Alvin. Papa Dudut, alam ko maraming maasar sa akin dahil sa katanga ko. Oo, inaamin ko naman naging tanga ko. Pero dahil yun, sa pag-ibig. Nakakabaliw at nakakatanga talaga sa sobrang pag-ibig, Papa Dudut. Ang malas ko. Isa ako sa naging biktima nito. Papa Dudut, at sa mga listeners mo, sana unawain ninyo na lamang ako. Sa totoo lang, ayaw ko rin po ng ganitong eksena. Pero kahit anong gawin kong iwas, ay palagi akong nabibigo. Kung may gulat lamang sa sakit ko ito, kung nagayon pa na po, ang pag-ibig sa aking situation para mawala ito. Kesa lang ang may babahagi ko, Papa Dudut. Sana huwag niyo akong pagalitan. Nagmamahal lamang ako. Maraming salamat sa kaunting oras ninyong ibinigay sa akin. Lubos na nagpapasalamat, Mireya. Kung gusto mong respetuhin ka ng ibang tao, ay respetuhin mo muna ang iyong sarili. Hindi namin alam kung ano nga ba ang naging buhay mo o kung ano ang nag-trigger sa'yo para maging ganyan ang ugali mo. Isa lang siguro, madali kang mapagsamantalahan. Madali kang mabulog sa patibong ng mga oportunistang tao. In short, isa kang tanga pagdating sa pag-ibig. Masakit man pakinggan, pero yun ang katotohanan. Inayaan mong paglaruan ka ni Alvin para ano? Para mahalin ka. Obviously ay hindi ka talaga niya minahal. Sinamantala lamang niya ang kailangan mo. Minamahal ka kasi gusto mong magpalamang sa kanya. Magising ka na sa kahibangan mo at huwag mong hayaan at tuloy ang masira ang
respetuhin ang sarili mo ay mabubuhay kang puno ng pagdurusa at bigabi. Mireya, pagmahal ka ng taong kaya kang irespeto, palin ng taong marunong magpahalaga sa iyong existence bilang isang tao. Palin mo ang isang lalaki na kaya kang i-recognize ang mga efforts and sacrifices mo. At higit sa lahat ay mahalin mo ang taong totoong nagmamahal sa iyo. Hindi pa huli ang lahat, Mireya. Lumayo ka na kay Alwin hanggat maaga pa. Tandaan mo na hindi ka binigyan ng buhay ng Diyos para namang masaktan at magpakataka sa isang tao. Nabuhay ka dahil gusto niyang maranasan mong maging masaya. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, share, and